Noong August 2024, ang mga tao sa India ay nagulat, naggalit at nalungkot sa isang nakakakilabot na balita patungkol sa karumaldumal na pagpatay at paghahasa sa isang promising doktor na nagangalang Dr. Mumita Debnath. Batay sa pagsisiyasat, ang doktor ay natutulog sa seminar hall ng hospital mula sa kanyang 36-hour shift. Dahil sa labis na pagkapagod at puyat, naisipan niyang magpahinga sa nasabing hall. Subalit ang nais niya sanang pagpapahinga ay nauwi sa isang nakakakilabot na pangyayari. Sapagkat ang doktor ay ginahasa ng maaaring hindi lamang iisang tao sa ospital kung saan siya nagsisilbi at sa lugar na sa tingin niya siya ay ligtas. Sino o sino-sino nga ba ang gumahasa sa doktor? Paano hinaharap ng mga magulang ni Dr. Mumita ang dagok sa kanilang pamilya? Mabibigyang katarungan kaya ang pagkamatay ng isang kahanghang doktor? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman pa ang ibang mga bagay patungkol sa pagkamatay ni Dr. Mumita, halika at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Dr. Mumita Debnath ay isang 31 years old na second year postgraduate trainee sa RG Carr Medical College and Hospital ng Kolkata, India. Kaunti lamang ang nakuha kong impormasyon patungkol kay Dr. Mumita. Gayunpaman, pinilit kong alamin ang kanyang mga katangian bilang isang tao. Upang sa gayon, hindi lamang kamuhian natin ang tao o mga taong gumawa nito sa kanya, kundi nais ko ring iparating kung gaano sinayang ng walang pusong mga salarin ang isang kahangahangang babaeng katulad ni Dr. Mumita. Inilarawan si Dr. Mumita ng mga kasamahan, mentor at ng mga nakakakilala sa kanya bilang matalino, masipag at isang taong may dedikasyon sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Maliban sa mga taong nakakakilala sa kanya, mas inilarawan siya ng kanyang ama sa kung paano ito nakikita at nakakasama bilang isang pinakamamahal na anak. Ayon sa ama ni Dr. Mumita, ang kanyang anak ay napakalambing, napakatyaga, mahilig mag-aral at may pangarap sa buhay. Sa katunayan, ang kanyang ama umano ay nagnanais na maging isang gold medalist sa kanyang kurso at maging isa sa mga top ng Doctor of Medicine o MD examinees. Subalit ang lahat ng mga pangarap ni Dr. Mumita ay maglalaho sa isang iglap. Noong gabi ng August 9, 2024, si Dr. Mumita kasama ang apat niyang mga katrabaho ay umorder ng pagkain para sa kanilang hapunan. Pagkarating ng order, kumain sila sa loob ng seminar hall habang pinapanood sa laptop si Niraj Kupra, isang Indian track and field athlete na nanalo ng silver. Pagkatapos kumain at manood ng lima, ang apat na mga katrabaho ni Dr. Mumita ay nagpa siya nang umalis. Kaya siya ay mag-isang nanatili sa seminar hall upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mga bandang alas dos na madaling araw, pinuntahan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan sa seminar hall para pag-usapan ang treatment ng isa sa kanilang mga pasyente. Makalipas lang ng 35 minutes, mga 2:35 AM, nakatanggap naman siya ng isang pangangamusta mula sa kanyang pinsan, kung saan sumagot naman siya ng normal na pag-uusap. Matapos noon, dahil sa pagod at puyat mula sa 36-hour shift ni Dr. Mumita, naisipan niyang matulog na rin sa seminar hall. Kung saan, ang lugar na yon ay walang CCTV at pangkaraniwan na itong ginagawa ng doktor sa tuwing siya ay nais magpahinga. Bago mag-alas tres ng umaga, isang staff pa ng ospital ang nakakita kay Dr. Mumita na mahimbing nang natutulog habang nakakumot ng pulang kumot. Subalit kinabukasan ng mga alas 7:30 ng umaga, nang ang isang janitor ay maglilinis na sana ng seminar hall, isang karumaldumal na eksena ang kanyang nasaksihan. Nakita niya si Dr. Mumita na wala ng buhay. Ang masaklap pa dito, siya ay nasa kalunos-lunos ng kalagayan. Dahil sa nakita ng janitor, agad siyang nagulat sa mga pulis patungkol sa kanyang nasaksihan. Mabilis namang rumisponde ang Kolkata pulis sa ulat. Pagkarating, agad na nag-imbestiga ang mga pulis. Batay sa unang pag-iimbestiga, ang biktima ay pinaniniwala ang ginahasa dahil sa itsura nito na ang kalahating katawan ay wala ng saplot.
Makikita rin sa pinangyarihan ng krimen ang matinding kaguluhan na nagpapatunay na siya ay pinilit at siya ay nanlaban sa salarin o mga salarin. Ang kanyang nasirang salamin ay natagpo ang malapit sa laptop kasama ang kanyang mask. Isang saradong laptop ang natuklasan malapit sa kanyang ulo na may isang diary at ang kanyang mobile phone ay nakalagay sa ibabaw nito. Isang plastic bottled water ang natagpo ang nakabaligtad sa tabi ng kanyang ulo. Maliban sa magulong lugar, mababakas din sa kanyang katawan ang matinding pakikibaka mula sa pag-atake ng kanyang salarin o mga salarin. Ang kanyang mga mata ay may namuong dugo dahil sa pagkakasakal na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Batay sa resulta ng autopsy, mapapatunayan nito kung gaano kasaklap ang dinanas na pagdurusa ng doktor sa kamay ng salarin o mga salarin. Pilit at tinakpan ang kanyang bibig habang nakasandal ang kanyang ulo sa dingding na nagdulot ng mga pinsala sa kanyang mukha. Bagamat hindi nabali ang kanyang thyroid cartilage, mayroon itong namuong dugo na nagpapatunay na matindi ang pagkakahawak sa kanya upang hindi siya makatakas. Ang mga bakas ng kuko sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na sinubukan niyang sumigaw ngunit hindi niya nagawa dahil sa tindi ng pagkakatakip. Kaya naman ang kanyang mukha at buong katawan ay puno ng mga pasa, sugat at galos. Tulad ng aking nabanggit, pinaniniwala ang ginahasa ang biktima. Kung saan napatunayan na nga ito nang inilabas na ang tala ng autopsy. Batay sa resulta, maaaring siya ay ginahasa ng hindi lamang iisang tao kundi higit pa. Sapagkat nakakuha ang medical examiner ng 150 ml na mga puting likido sa loob ng katawan ng biktima. Na kung saan ang isang karaniwang lalaki ay maaari lamang makapaglabas ng puting likido nang hindi lalampas sa 10 ml. Kaya nangangahulugan lamang nito na maaaring pinagpilahan o pinagtulungang gasain si Dr. Momita ng walang pusong mga kalalakihan. Ang mas nakakalungkot pa dito, ang kanyang maselang bahagi ay puno na ng dugo. At ang kanyang pelvis ay na-dislocate dahil sa tindi ng pagkakabuka sa kanya. Dahil sa kalunos-lunos na nangyari sa doktora, agad na kumalat ito sa buong India, na kung saan nagbigay ito ng iba't ibang emosyon sa mga tao. Ang lahat ay nalungkot at nagbigay ng simpatsya kay Doktora Momita at pakikiramay din sa mga taong naiwan ng doktor. Ang iba naman ay natatakot dahil sa tingin nila na wala nang natitirang ligtas na lugar sa India para sa mga kababaihan. At ang ilan naman ay galit na galit dahil sa karumaldumal na pangyayari sa biktima. Kung saan naging dahilan ito upang sumugod ang ilan sa nasabing ospital. Para sirain, guluhin at i-vandalize ang lugar na tanda ito umano ng kanilang galit sa nakadudurog pusong pangyayari kay Dr. Momita. Kasabay ng pagbibigay ng saloobin ng mamamayan ng India, hindi maiiwasan ang paglabas sa social media ng mga hindi nakakatulong na mga image o video patungkol sa biktima. Nariyan ang paglabas ng isang video na nakapag-send pa umano ang doktor sa kanyang ina ng video matapos o habang nagaganap ang krimen. Subalit ang video ay malayo sa pagkakahawig ng mukha ng biktima. Ayon sa mga pulis, batay sa itsura ng doktor nang makita nila ito, malabo nang makapag-video ang biktima para sa kanyang sarili. Ang video na kumakalat ay nabura na sa social media at hindi pa matukoy kung kanino nanggaling ito. Samantala, nakakuha mga pulis ng ilang balat ng tao mula sa kuko ng biktima na nangangahulugan na nasugatan niya ang salarin o ang mga salarin. Kaya dinala rin ito sa laboratorio para isailalim sa pagsusuri. Maliban dito, habang nag-iimbestiga mga pulis sa lugar ng pinangyarihan ng krimen, nakakita sila ng isang wireless headset. Kung saan, nang tinignan nila ang CCTV sa hospital, napansin nilang suot ng isang lalaki ang isang wireless headset na tumutugma sa natagpuan sa crime scene. Makikita sa CCTV na pumasok ang lalaki ng ilang beses sa ospital na suot pa ang nasabing headset. Sa kanyang huling paglabas ng bandang 4:40 ng umaga, makikita nang hindi niya ito suot. Kaya naman, dahil sa natuklasan ng mga pulis, agad nilang siniyasat ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sa loob ng 6 na oras, ang 7-member Special Investigation Team o SIT na itinalaga na hawakan ng kaso ay agad na inimbitahan ng lalaki sa CCTV footage upang isailalim sa isang panayam. Ang lalaking ito ay ang 33 years old na si Sanjay Roy. Si Sanjay ay naging bahagi ng Disaster Management Group ng Kolkata Police bilang isang civic volunteer noong 2019. Kung saan siya ay naitalaga ng police outpost sa RG Carr Hospital.
Kaya naman nabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng access sa lahat ng mga department sa nasabing ospital. Sa pagsisiyasat ng mga pulis sa pagkakakilanla ni Sanjay, maraming hindi magagandang bagay ang natuklasan nila sa kanya. Ang isa na nga dito ay ang paggamit ni Sanjay ng isang police motorcycle na may sticker ng police para lamang sa kanyang pangpersonal na layunin, kung saan nakatanggap pa siya ng libreng 5 litrong gasolina. Sa pagkakataon na ito, hindi ko nakuha ang impormasyon kung bakit nagagawa niya ang mga bagay na yon at paano siya nakakalusot sa mga pulis. Hindi ko rin masabi kung may mga pulis na sumusuporta ba sa kanya. Gayunpaman, ipagpapatuloy ko ang ilang impormasyon na nakuha ko sa kanya. Maliban sa una kong nabanggit na masamang gawain ni Sanjay, natuklasan din ng mga pulis na si Sanjay ay maraming mga paratang laban sa kanya, kabilang ang pangingikil, pananakot at pagbabanta laban sa mga kababaihan. Batay sa record ng mga pulis, siya ay napatunayang nagkasala sa hindi bababa sa 2 pagkakataon. Ang una ay dahil sa pananakit sa isang kanyang buntis na asawa noong 2022. Ang pangalawa ay para sa hindi magandang pananalita niya sa isang babaeng doktor ilang linggo pa lang ang nakakaraan mula ng pagpatay. Ang isa pa ay ang pagkuha ng pera mula sa mga inosenteng naghahanap ng trabaho na nangangako sa kanila ng mga trabaho bilang mga civic volunteer. Ang ilan pa dito ay ang pagkuha niya ng libre o diskwento sa mga serbisyo sa ospital tulad ng mga kama at iba't ibang medical examination. Nangangako rin siya sa mga pasyente na makakapasok sila sa mga kalapitan nursing home na may bayad sakaling hindi sila matanggap sa RG Carr Medical College and Hospital. Samantala nang makarating ang mga pulis sa bahay ni Sanjay, siya ay naabutang naglalaban ng kanyang mga damit at sapatos, kung saan may mga bahay dito ng dugo. Sa bahay ni Sanjay, kinapanayam siya ng mga pulis patungkol sa nangyaring krimen sa ospital. Habang kinakausap siya ng mga pulis, ang ilang pulis naman ay sinusubukang i-connect ang wireless headset na nakuha sa crime scene. Nasa mga oras na yon, na-connect ang headset sa telepono ni Sanjay. Maliban sa headset at sa mga kasuotan ni Sanjay, sinuri ni ng mga pulis ang katawan nito. Ang katawan niya ay puno ng galos kaya isinailalim ito sa pagsusuri at sa huli, tumugma ang kanyang DNA na nakuha sa mga kuko ni Dr. Mumita. Sa pagkakataon na yon, hindi na nagawang makatanggi ni Sanjay at siya ay inaresto ng mga pulis. Inamin niya ang kanyang ginawang krimen kung saan sa mga oras umanong yon, siya ay lasing na lasing. Bagaman inamin ni Sanjay ang kanyang ginawang krimen, hindi sumang-ayon ang pamilya ni Dr. Mumita na mag-isa niyang ginawa ang krimen. Sapagkat maliban sa dami ng puting likidong nakuha sa katawan ng biktima, si Dr. Mumita ay nakaranas din ng ganung kalalang pinsala sa katawan. Gayunpaman, umaasa ang lahat na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ni Dr. Mumita, lalong-lalo na ang kanyang ama na patuloy na lumalaban upang makuha ang nararapat para sa kanyang anak. Ayon sa pahayag ng ama ng doktor patungkol sa kanyang pinakamamahal na anak na aking isasalin sa Tagalog. Ang aking anak na babae ay masipag mag-aral at nag-aaral siya ng 10 hanggang 12 oras. Ngunit ang lahat ng ito ay nasira na ngayon. Buong araw niyang ginugugol ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga libro. Nagsumikap siya ng husto at maraming laban ang kanyang pinagdaanan upang maabot ang kanyang layunin na maging isang doktor. Marami kaming ginawang sakripisyo habang pinapalaki siya. Ngunit hindi ko maibabalik pa ang anak ko. Gayunpaman, ang tanging magagawa ko lamang ay magkaroon ng lakas ng loob at umasa. Ang pagpapakita ng suporta mula sa buong bansa ay nagbibigay sa amin ng maraming lakas ng loob para ipaglaban ng hustisya. Umaasa tayo ngayon sa hustisya. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kung mas maaga silang mapaparusahan, mas mabuti. Makakakuha kami ng kaunting kasiyahan kahit na wala nang makakapalit sa pagkawala ng aking anak. Samantala, noong August 13, 2024, ang Calcutta High Court na hindi nasiyahan sa paghawak ng pulisya sa investigasyon ay ibinigay ang kaso sa Central Bureau of Investigation o CBI. Ngunit ang nakakalungkot, walang kahit sinong abogado ang nais humawak sa kaso ni Sanjay o magtanggol man lang sa kanya. Dahil dito, ang kawalan ng isang abogado ay naging dahilan para mapigilan o mabinbin ang CBI na magpatuloy sa investigasyon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong si Sanjay sa kulungan. Subalit, hindi mabibigyang linaw kung ilang tao ang gumahasa sa doktor. Sa kabila nito, umaasa ang lahat, kahit ako, na mabigyang hustisya ang pagkamatay ng biktima.
Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Marquez Marvi from Romania, Maria Socorro Mejia from Italy, Lina Garcia from Hong Kong, Marilyn Castillo from Qatar, Tita Liza, Gabriel Norico Pangilinan from San Jose City, Nueva Ecija, Divine Grace from Italy, at ang mga new subscriber na sina Eliza Marie at Marga Yad. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Dr. Momita Debnat. Ako po si G, maraming salamat.